Hi guys, it's Bea here and today gagawa na naman tayo ng isang trip. Di ko alam kung ano klaseng content talaga ito pwede gagawa ko. Pala ako ng vlog. Papunta kasi ako later sa National Bookstore. Saan malapit sa amin and sa school supplies haul. Naalala ko, di pa pala ako gumagawa ng school supplies haul. Online nga. And incoming college ako, tourism management from STI. And bibili rin ako ng mga konting school supplies. Kasi i-haul ko rin after the vlog. Marami na lang akong pinagtanungan ng mga student sa STI din kung ano yung mga essentials. And most of them talaga is map ng Pilipinas. Ng Asia map and worldwide map. Na rin siguro dun yung mga blank maps. So mag-aayos lang ako and sabahan niya ako. So I think unahin ko na lang muna yung buhok ko. Kasi guys, SM long naman. Pero bira lang talaga ako lumabas. Papakita ko yung outfit ko. Simple lang, comfy lang suotin ko. Mag-makeup lang ako ng konti kasi guys ako hindi nakakalabas dito sa bahay so ngayon na ito makakalabas pero okay na yan, so gamit ako na Anastasia Mema Anastasia Deep Bravo Made and gagamitin ko muna yung aking kilay. So ba't nga ba pinili ko ay tourism. Actually nag-start around 2019 with kami na mom ko nagta-travel. Una namin napuntahan is on malapit sa Baguio, which is yung Sagada, Banaue. Pero yung inuna namin is yung Sagada. Siguro mga 3 days kami doon and also 3 days kami doon sa Banaue. And doon nag-start yon. Then sunod-sunod na, siguro around Christmas time yon. And then umalis ulit kami around April ng 2019. Oh no, 2018 kami umalis, 2019. Yung around summertime na after ng from graduation ng grade 10, moving up. So, no, pumunta naman kami sa pagod-pod ng Ilocos Norte. Then, mga isang week kami doon. All around April, wala ako dito sa Caloocan. Sa ibang lugar ako. Nung after ng Ilocos, nandito ako ulit. Nung 1 week, then after nun, 1 week kami sa Bohol. Then, 1 week din kami sa Cebu. So, I think yun ang ating mga napuntahan. And also, napuntahan din namin yung Palawan. Yung Palawan, pinunta namin yun around mag-New Year 2018. Tapos yung Boracay, napuntahan ko siya around noong 2017 pa. Ayun, nasasayaan lang ako mag-travel. Like, mahirap man mag-tourism daw kasi kailangan lahat ng lugar kakabisaduhin mo talaga. Pati yung famous delicacies nila, yung famous tourist spots nila, yung mga ganon. Kung matatanungin, mahihirapan ako dyan. Kasi for me, mas bet kung pumunta sa isang lugar, tapos doon ko talaga matututunan, like in person, yung titikman, yung pupuntahan mismo yung tourist spot destination. Kunyari, yun nga, Ilocos Norte, ang pinaka-tourist main nila doon is yung mga windmill. Ayun, pero kailangan ko pang i-memorize yung saan siya banda doon sa Ilocos. And then also yung sa Cebu, ayan, yung mga, yung whale nila, shark whale, yung Bohol, yung tarsier. Bet ko talagang mag-travel, lalo na na-enjoy ko lumayas. Gusto ko mag-flight attendant, seryoso. Pero talagang kailangan mo marunong lumangoy sa part na yon. Tapusin ko lang itong makeup guys and I'll be right back. So ayun guys, kakatapos ko lang mag-ayos. So ano oras na rin, magpo-forum na. Usapan ay 3:30 kasi kung 7 lang naman yung mall. Pero ayun, nag-face mask na ako. Mamaya kukunin ko yung face mask sa baba. And yung outfit ko lang is itong t-shirt. Tapos sa t-shirt na bilhin ko sa Shopee. Ayoko mo, ano ko, tas jogger. Tas yan yung puti ko lang na baget. Sapatos ko is from, ayan lang. is from Jordan lang. Wala lang. Parang ngayon na kasi ako makakalabas so igora na natin to. Anyways guys, samahan na lang ako sa vlog na to and ayun, so samahan na ako. Mag-commute. Nag-commute lang kami. So, ayun.
Ang hirap maghanap ng ballpen, guys. Dami kong ballpen kasi wala. $199 ang mahal. Ito yung mahirap eh. Pag may hindi ka sa ballpen, wala agad pera mag-business. MNG yung hinahanap ko. Kaya puro paper. May itong paper at mahal din ko, guys. Ay, hindi pa ako dito yung mga highlighter kasi ito yung mga budget na ballpen. Ito tayo palago na mga high school dyan. Naka-uwi na ako kahapon, okay? So, kinakabukasan na tong video na to. So, ito lang ang aking mga napamili, guys. Konti lang ang aking pinamili kasi, guys, online class lang naman tayo. And college din naman. So, I'm more on some more projects, ganyan. So, most binili ko dito is yung papel yan. Balibagong ballpen kasi simula natapos ng aking school year ng grade 12, wala na akong ballpen. Siguro, ginamit ko na nung 4th sem. Is puro lapis. Pero ayun guys, so ito yung binili ko from National Bookstore and from the SM Store na from SM Sanlazaro. Kapala ako ipakita sa inyo yung mga haul ko guys for school supplies. Mayroon akong binili sa Shopee. Isasama ko lang dito sa video na to. Pero bumili ako dito ng hair clip. Yung hair clip, ayan. Mayroon din ako ng fake na bangs. Bang, sige lang po anong pinag-iisip ko. Ano? So, this is in color black. Ano pinagagawa ko sa buhay? Alam niyo, piling mukha akong bunot. Piling ko puro mukha akong bunot. Huli kong bangs nung grade 5 years old pa ako. Ang weird lang, tingnan na may bangs ako. Trinay ko lang. Pero ayun, so now let's proceed na sa ating haul. Pagbasahin channel tag. So, yun, let's start na tayo guys. Actually, may challenge din ako dito. Ang budget ko lang is 500 pesos. Unahin natin muna is itong the SM Store. So, konti lang dito pinamili ko. Makikita niyo naman sa video ko, diba? Gantingin lang muna tayo kasi wala tayong budget pang bilhin ng organizer. Ayun nga guys, ang start ng class namin is September 13. So, next 2 weeks pa. Ayun, bumili ako first ng... Bumili muna ako ng binder. So, ito ang kauna-una ng kailangan ng college student. Whether, hindi ko alam kung online class or face-to-face. This cost 199.75 pesos. Pero sabi dito, with ruled pages, color divider, and envelope. Maganda na siya, guys. First time ko lang magkaroon ng gantong binder kasi mostly binibili ko is from Sterling. It's with 5 subject dividers. Ayan. Sa likod, kasama siyang itong envelope, which is very helpful din. Sana every binder, kahit sa Sterling, may ganito. Pero sa kanila, yung may pocket lang dito. Each divider also comes with this pocket yan. Pwede malagyan ng papers. Kasi I think today's online classes, it's more on online modules and sometimes piniprint out lang yung mga activities and projects, ganyan. So, next naman, dapat yellow pad ang aking bibilhin. Kaso, itong pag-pig addict ko, guys. Bumili na naman ako ng colored pad. Ayan. So, this is cost 42.75 pesos in the brand Apollo. Comes with pink, green, yellow, and blue. Gamit ko nung grade 11 ako. Always. I think for taking notes lang dito and sometimes quizzes, ganyan sa online classes.
So, ayan. So, meron ako nito. Next naman, bumili ako ng ito pinaka-importante ngayon online class as well is this organizer file yan. This is from the brand Seagull. 42.75 pesos siya. And, ayan, color pink din. Nagdadalawang isip ako na bilhin black pero pink na pinagbibili ko. So, pink na rin na bilhin natin. Itong index card, ayan, for 13.75 pesos lang. Just in case lang, lalo na more on memorization nga kami. 4x6. Thing naman dito is itong color index na sticky note. And this is cost 34.75 pesos. And the last thing dito is actually a ball pen. This is a M&G Dong. Ito yung favorite ball pen ko since grade 6. High school ako, ito yung pinakamahal na ball pen para sa akin. Hindi ko pa alam yung G-Tech. Alam ko na lang yung G-Tech na around grade 10 nata ako noon. So, mahal sobra noon. Around 23.25 pesos. So, yun lang ang aking mga pinamili sa SM Store. Na moving on na tayo sa National Bookstore. National Bookstore, konti lang din lalo na ang aking mga pagbinili. Nagmamadali na kasi kami. 7 kasi yung closing noon. So, around 5:30 na kami nakarating doon. So, sobrang traffic din. Actually, doon is itong, hindi ko ano ba't ako bumili. Pero bibili ako ng trio paper fastener. This calls for 32 pesos la. Kaya ako ng kadakmak-mak-mak-mak na ball pen. Ko alam, pero alam ko sa huli rin na gitna ng klase, ako'y katatama rin at sa online na ako gagawa ng mga assignments. So, bumili ako ng mga ball pen ulit. So, bumili naman ako ng color black kasi malay natin baka din makaya nitong school year. Plus, ito bumili ako ng color pink, purple, green, and red. May orange din doon kasi di ko nabinili. Pero yan, bumili ako nito. And each of them are 23.75 pesos then from M&G. Bili na ako lahat ng pastel colors nila. And each of them from Stabilo, each of them is 36.75. Met green, pastel yellow, pastel baby blue, baby pink, lilac matawag dito pag pastel purple, and pastel orange. Then, ang pinaka-importante sa aking kurso, of course, are mapa. Diba, sa sobrang dami ko map, sana matuto naman ako dito. So, ayun. So, bumili ako ng tatlong, yung basic maps lang. Philippine map, ayan. Yung political map of the Philippines. I got this for 18 pesos. Bumili din ako ng world map. So, this is for 10 pesos. And then, this other one is for 10 pesos. Then, this is the political map of Asia. So, for sure, kakailanganin ko to. And magda-download din ako ng isang app about sa mga maps yan, yung mga lugar. Itong mga blank maps, this is the political map of world outline. Yung ikaw maglalagay dito ng sagot. So, ito yung worldwide na map. Ayan. Ito yung map of Asia naman. Ito yung sa Philippine map. So, ayun guys. Yun ang aking school supplies haul. Yes, konti lang ang aking pinamili. Kasi online lang naman. And more on computer, online. Guys, good luck na lang sa atin. Lahat tayong mga students kaya online class. Some of us has blessed enough para lang makapasok sa online class. And malalagpasan din natin to. But unfortunately, sa totoong buhay, di mo kailangan ng maraming school supplies. Kailangan mo lang talaga is open-minded ka always sa iyong school sa pag-aaral. Pero minsan ako'y sabog. I don't lie, pero true yun. I think all of us naman yung mga times na talagang sabog, lutang na tayo sa online class or even face-to-face class. Pero ayun, di mo kailangan na maraming school supplies para lang mabakita mo na matalino ka. Kaya kahit papel lang, ballpen, okay na yan. Basta may mapasa ka lang, basta may sagot ka, may score, okay na yun. So guys, hope you guys like this video. Please give this a huge thumbs up and subscribe to my channel and comment kung nakatulong ba sa inyo itong video na to kahit konti lang ang ating mga pinangbili kasi dapat sa Shopee ako bibili kaso wala na akong time bumili no last Monday, Tuesday. Baka mamaya kasi dumating around Sunday eh Sunday ako nang ga-upload. But anyways guys, hope you guys like this video and see you on my next video. Bye!